Magandang gabi sa inyo, Papa Dudut. Itago mo na lamang ako sa pangalang Jomarie. 26 years old at nagtatrabaho ako ngayon bilang casino dealer dito sa Pasay. Nalaman ko naman ang programa ninyo sa pamamagitan ng mga kaibigan ko sa Facebook. At nainganyo rin po akong makinig sa inyong YouTube channel kung saan ay nakasubscribe na po ako since October 2021 pa. Kaya heto, sumulat ako upang ibahagi ang aking istorya na alam kong kapupulutan ng aral. Papa Dudut, sisimulan ko ang aking kwento nung ako ay nag-aaral pa lamang sa college. Isa akong matatawag na nerdy type ng guy. Sa maniwala kayo o hindi, wala akong naging girlfriend noon. Mahiyain kasi ako, Papa Dudut. At aaminin ko na nagkaroon ako ng phobia na manligaw nang minsang mabasad ako ng isang babae. Pero syempre hindi ko pa rin isinasarado ang puso ko na ma-in love at pumasok sa isang relasyon. Yun nga lang, Papa Dudut, ay desidido ako na isasantabi ko muna ang lahat ng bagay tungkol sa pag-ibig dahil concentrated ako sa pag-aaral ko noon. Gusto ko kasing makapagtapos ng hospitality management at makapagtrabaho abroad. Kaso isang araw ay kinain ko rin ang aking mga sinabi nang mamit ko ang aking kaklaseng si Ariana. Natatandaan ko noon sa school cafeteria habang nagkwekwentuhan kami ng mga tropa kong sina Josh, Alvin, Francis at Christian ay biglang lumapit sa amin si Ariana. Good morning. Walang nakaupo dyan? Tanong niya sa akin, referring sa bakanting upuang katabi ko. Ah, wala. Sige, maupo ka. Natutuwang sabi ko sa kanya. Salamat ah. Siya nga pala, magiging magkaklase tayo for the whole sem. Pagpapatuloy niya. By the way, I'm Ariana. I know, kilala na kita. Anyway, ako naman si Jomarie. Sagot ko naman sa kanya. Actually ay matagal ko nang alam ang pangalan niya, Papa Dudut, dahil noong unang beses ko pa lamang siyang makita sa kabilang classroom ay nahuli na niya kaagad ang atensyon ko. Bagamat hindi pa ako formal na nakikipagkilala sa kanya, ay ginamit ko naman ang ilang connection ko para malaman ko ang kanyang buong pangalan, kurso at kung saan siya nakatira. Natuwa pa nga ako noon nang malaman kong hospitality management din ang kanyang kurso. Sophomore siya noon habang ako ay college junior na. Jomarie, nice meeting you. Sweet niyang response sa akin. Samantala ay hindi namin napansin na nakatingin na pala sa amin ang mga katropa ko. Pangisi-ngisi para bang gustong mang-asar sa akin dahil sa may lumapit na magandang babae sa akin. Kaya naisipan ko na lamang na ipakilala si Ariana sa mga katropa ko. Naku Ariana, mag-ingat ka dito kay Jomarie. Babaero tong katabi mo. Biro ni Alvin kay Ariana. Oo nga, chikboyang si Jomarie. Segunda naman ni na Christian at Francis sa kanya. Talaga babaero si Jomarie? Hindi makapaniwalang sabi ni Ariana. Agad naman akong tumutol sa mga pinagsasasabi ng mga katropa ko. Anong babaero? Wala nga akong girlfriend hanggang ngayon eh. Naku Ariana, huwag kang maniwala dyan. Sinisiraan lang nila ako sa'yo. Depensa ko sa aking sarili. Napahagik-hik naman si Ariana. Alam ko naman yun. Wala sa itsura mo ang pagiging babaero. I have the feeling na magiging magka-vibes tayo. Friends? Tanong pa niya sa akin. Agad naman akong sumang-ayon. Oo naman Ariana, friends. Papa Dudut, oo, crush ko nga si Ariana at matagal na akong humahanga sa kanya. Kahit na hindi pa kami magkaklase. Pero hindi pumasok sa isipan ko na ligawan siya. Kasi alam ko naman na mababasted lamang ako. Campus babe kasi si Ariana at alam kong hindi niya ako matataypan. Bukod doon ay maraming lalaki na mas gwapo pa sa akin ang nanliligaw sa kanya. Kaya wala akong lugar para sa kanya.
Samantala simula noon ay naging magkaibigan kami ni Ariana. Pero sa pagkakaibigan namin yon, ay mas tumindi ang pagkagusto ko kay Ariana. Kaso dahil nga sa torpe ako, ay hindi ko masabi ang totoong nararamdaman ko. Sa totoo lang, Papa Dudot, ay ilang beses kong tinangkang manligaw kay Ariana. Pero madalas ay nauunahan ako ng hiya. Buti na lamang at gumagawa ng paraan ng tadhana para mas magkalapit kaming dalawa. Tulad na lamang sa pagiging magka-partner sa tuwing may projects at reports. Dahil doon ay unti-unti kong naipaparamdam kay Ariana na gusto ko siya. Hanggang isang araw, pagkatapos ng klase namin ay sabay kaming nagtungo sa cafeteria para magmeryenda. Nagkwentuhan kami hanggang sa may inungkat siya sa akin. Tinatanong mo sa akin kung may girlfriend ako? Wala akong naging girlfriend since birth. Napapahagikik ako habang sinasagot ko si Ariana. Hindi naman siya makapaniwala. Talaga? Sa maniwala ka o hindi, hindi ko naman kasi siya hinahanap eh. Sagot ko pa sa kanya. Sayang naman kung ganun, wika ni Ariana sa akin. Eh ang gwapo mo kaya, dagdag pa niya. Nagulat naman ako sa naging papuri niya sa akin. Ganun? Talaga gwapo ako? Ako naman noon ang hindi makapaniwala sa mga sinabi niya. Oo naman, Jo Marie, hindi ako nagbibiro, giit niya. Well, salamat, wika ko na lamang sa kanya. Pero mabalik tayo. Talaga bang hindi mo hinahanap ang love life? O baka natatakot ka lang na mabasted? Usisa pa niya sa akin. Ipinapakita niyang interesado talaga siya sa buhay ko. Isa na rin sa dahilan, yung natatakot akong basted din ng babaeng mahal ko. Masakit kaya yun? Tugon ko sa kanya. Kaso malay mo naman eh, baka mahal ka rin ng babaeng mahal mo. Paano mo malalaman na mahal ka rin niya kung hindi ka maglalakas ng loob na manligaw sa kanya? Panunubok niya sa akin. Kung sa bagay tama ka, kaso Ariana, anong gagawin ko? Agad naman siyang nag-response sa akin. Tiwala lang sa sarili ang kailangan mo. At saka kaunting tapang na rin. Alam mo kasi sa pag-ibig, parang sugal yan. Kapag tumaya ka, maaaring manalo ka o matalo. Pero mas maganda na yung subukan mo kesa naman mabuhay ka sa puro pang hihinayang. Paliwanag pa niya sa akin. Hanggang sa may tinanong siya sa akin out of curiosity. Teka, may bala ka na bang manligaw? Kanino? Sa'yo, pag-amin ko sa kanya. Seryoso ka? Nagulat si Ariana sa biglang pag-amin ko sa kanya. Kunwari sabihin ko sa'yo na seryoso akong manligaw sa'yo. Papayagan mo ba ako? Curious kong tanong sa kanya. What if sabihin ko sa'yo na may gusto ako sa'yo? Na ikaw yung babaeng matagal ko nang pinapangarap na makasama. Pero biro, seryoso ka talaga dyan sa sinasabi mo? Agad naman akong sumagot kay Ariana. Actually, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo to, kaso eh, natutorpe lang ako. Ewan ko ba kung bakit bigla ako nagkaroon ng lakas ng loob ngayon? Okay, manligaw ka na sa akin. Patunayan mo sa akin na gusto mo talaga ako. Bibigyan kita ng pagkakataon. Nakangiting sagot naman ni Ariana sa akin noon. At yun nga, Papa Dudot, na ipagtapat ko rin kay Ariana ang totoo kong nararamdaman para sa kanya. Kaya pagkatapos noon ay nanligaw na ako sa kanya. Ginawa ko talaga ang lahat para maipakita sa kanya na sinsero at malinis ang intensyon ko sa kanya. Hindi nagtagal makalipas ang halos isang buwang panliligaw ay natikman ko rin. Mula kay Ariana ang sagot na oo. Papadudot, doon ko naranasan kung gaano kasarap ang magmahal. Simula noon ay walang araw akong malungkot dahil palaging kasama ko ang girlfriend ko. Proud na proud din ako sa sarili ko dahil naging girlfriend ko ang numero unong campus babe.
Papa Dudut, mahal na mahal ko si Ariana. At binuhos ko sa kanyang lahat ng pagmamahal na kaya kong ibigay at masaya naman ako dahil alam kong satisfied si Ariana sa akin. Samantala, aware naman kami ni Ariana na sa isang relasyon ay dumarating ang maraming pagsubok. Kaya nga isang araw, isang multo sa nakaraan ni Ariana ang muling bumalik at nagtangkang maghasik ng lagim sa relasyon namin ng girlfriend ko. Guys, anong pinagkakaguluhan nyo dyan ha? Tanong ko sa aking mga tropa nang nakita ko silang nagkukumpulan sa isang sulok ng library. Tila may pinapanood sa cellphone ni Francis. Anong ginagawa mo rito? Natatarantang tanong ni Alvin sa akin. At tila ayaw nilang ipakita sa akin ang pinapanood nila sa cellphone ni Francis. Sandali, bakit ayaw nyo sa akin ipakita yan? Bakit ayaw nyo isali ako dyan ha? Kayo naman, hindi na ba ako kabilang sa barkada? Puna ko. Guys, hayaan nyo nang panoorin ni Jomari yung sex scandal? Mahinang sabi ni Christian sa buong tropa. Napalingon naman ako sa kanya. Anong sabi mo, Christian? Nanonood lang kayo ng scandal dito sa library? Ano ba yan? Ang mamanyak nyo talaga. Natatawa ko pang sabi sa kanila. Pero nanatiling seryoso ang kanilang mga mukha. Jomari, alam namin magugulat ka kapag napanood mo ito. Wika naman ni Alvin. Sabay kuha ng phone kay Francis at ipinakita niya sa akin yung pinapanood nila. O anong meron dito sa scandal ha? Nagtataka kong sagot sa buong tropa. Isuot mo kaya yung salamin mo para makita mo. Tapos titigan mong maigi yung babae. Suhestyon naman ni Francis sa akin. Tinignan ko mabuti ang babaeng bida sa sex scandal at nanlumo at nanlamig ang buong katawan ko. Nang mamukhaan ko kung sino yon. Teka, parang si Ariana. Anong parang si Ariana? Si Ariana talaga yan, insist ni Alvin sa akin. Grabe, may scandal pala yung girlfriend mo. Disappointed na wika naman ni Christian sa akin. Baka kamukha lang ito ni Ariana. Nung mga sandaling yon ay in denial pa ako. Kahit na alam ko na nasa utak ko na si Ariana ang nasa video. Akala ka namin ikaw yung kasama niya lalaki kaso nung na-close up yung mukha ng lalaki, hindi pala ikaw. Wika naman ni Francis sa akin. Naku Jomari, mukhang malaki ang problema mo. Dagdag pa ni Christian sa akin. Saan nyo nakuha yan? Seryosong tanong ko sa kanila. Nakuha ko to dun sa kaibigan ko na nag-aaral sa dating university na pinapasukan ni Ariana. Kalat na kalat daw ang scandal na ito sa mga estudyante doon. Kwento naman sa akin ni Francis. Kaya siguro nag-transfer si Ariana sa eskwelahan natin. Dahil dito. Ang sabi ni Alvin habang concerned na inakbayan ako. Nagbabaka sakaling kumalma ako. Pero in fairness ha, ang hot ni Ariana rito. Nakuha pang magbiro ni Christian sa akin. Burahin nyo na nga yan sa cellphone mo. Galit na utos ko sa kanila. At bakit naman buburahin? Nag-enjoy pa nga kami eh. Natatawang sabi pa sa akin ni Christian. Mga pare naman, girlfriend ko na yung binabasos ninyo. Please, burahin nyo na yan. At huwag nyo nang ipagkalat pa kung ayaw ninyong masirang pagkakaibigan natin. Pakiusap ko noon sa kanila. Sa huli, ipinakita sa akin ni Francis na binura na niya ang sex video ng girlfriend ko sa kanyang cellphone. Samantala, pagkatapos ng klase, ay agad ko namang hinarap si Ariana tungkol sa aking nadiskubre. Jomari, matagal na yung video na yon. Wala pa ako dito sa eskwelahang ito. Hindi ko intensyon na gawin yon. Hindi ko alam na nabibidyohan pala kami. Malungkot at tila naiiyak na kwento sa akin ni Ariana. Kumalat sa buong eskwelahan yung video. Wala akong mukhang maiharap sa kanila. Kahit na hindi nila sabihin sa akin, alam kong nilalait at pinagtatawa na nila ako. Kaya napilitan ako mag-transfer sa ibang eskwelahan para takasan yung kahihiyang inabot ko. Jomari,
Hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob ko sa pambababoy na ginawa nila sa akin. Dagdag pa niya. Pagkatapos ay hindi pa niya napigil ang umiyak sa aking harapan. Ariana, sinikap kong aluin ang girlfriend ko. Ngayong alam mo na, ang isa sa mga tinatago kong sikreto, mamahalin mo pa rin ba ako? Taas na mo pa rin bang ipagmamalaki sa kanila na girlfriend mo ko? Tanong niya sa akin. Oo naman. Ariana, wala akong pakialam kung may scandal ka man. Wala sa akin yun, mahal kita at tanggap ko kung ano man ang nakaraan mo. Taas noo pa rin kitang ipagmamalaki bilang girlfriend ko. Maniwala ka sa akin, paniniguro ko naman sa kanya. Jo Marie, pagkatapos ay muli siyang humagulhol. Niyakap ko naman siya at sinikap kong patahanin ang girlfriend ko. Ariana, kahit na napanood ko yung video mo, hindi pa rin nagbago ang pagtingin ko sa iyo at hindi masisira noon ang pagmamahal ko sa iyo. Tandaan mo, kahit na ano pa ang sabihin nila laban sa iyo ay ipagtatanggol kita sa kanila. Yon ang naging assurance ko sa kanya. Papa Dudut, hindi ako nagalit kay Ariana sa nadiskubre ko at sa halip ay naawa pa ako sa kanya. At dahil nga sa mahal na mahal ko siya ay nakikisimpatya ako at tinulungan ko ang girlfriend ko na maibalik ang dignidad niya sa sarili niya. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay mas tumibay ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Bagamat maraming tao sa paligid namin ang lumalait sa relasyon namin, hindi namin yon pinansin dahil sa ang nasa isipan ko ay mahal ko siya. Kahit na ilang bagyo pa ang manalasa sa relasyon namin, gagawa kami ng paraan para mapanatili pa rin ang init sa pagmamahalan namin ng girlfriend kong si Ariana. Papa Dudut, nagpatuloy ang relasyon namin ni Ariana kahit na marami ng masasakit na chismis at panghuhusga ang natanggap namin. Pinakita namin sa kanila na hindi kami matitibag at kaya naming tumagal sa relasyong yon. Samantalay natapos ang semester at kasabay noon ng unti-unting pagbaba ng interes ng tao sa amin ni Ariana. Unti-unti na rin nakalimutan ang skandal na kinasangkutan dati ng girlfriend ko. Dahil doon ay sobrang pasasalamat namin sa Diyos dahil kahit papaano ay tumahimik ang relasyon namin. Papa Dudut, dumagal po ng isang taon ang relasyon namin ni Ariana at sa loob ng isang taon ay marami ang nangyari sa amin. Oo, ilang beses kaming naglaro sa apoy at para sa amin ay ayos lang yon dahil nagmamahalan naman kami. Desidido na rin ako na pakasalan si Ariana pagkatapos namin sa pag-aaral. At heto pa, Papa Dudut, hindi lang basta paglalaro ng apoy ang ginawa namin kundi binidyohan din namin ito. Ginawa namin yon siguro bilang souvenir sa mga hindi makakalimutang moments naming dalawa. Pero Papa Dudut, hindi ko akalain na ang video na yon ang isa sa mga magbibigay ng problema sa aming dalawa ni Ariana. Nagulat na lamang ako nang kumalat sa eskwelahan namin ang aming sex video. Ang mga katropa ko ang unang nagsabi sa akin tungkol doon. Nagulat ako at nanlumo. Hindi ko naman ipapakalat ang mga private videos namin kaya naisip ko na baka si Ariana mismo ang nagpakalat noon. Pero ang masaklap sa akin ay nakafocus ang kamera kaya agad akong nakilala ng mga nakapanood ng sex video. Agad ko naman kinausap si Ariana tungkol sa mga nangyari. Jo Marie, maski ako nagulat din nung kumalat yung video. Hindi ko kagustuhan to. May nag-hack ng laptop ko. Sorry talaga. Pati ikaw ay nadamay pa sa kahihiyan. Paliwanag sa akin ni Ariana. Wala na tayong magagawa, nandyan na yan. May nahon kong sabi sa kanya. Kaso kalat na yung video natin. Jo Marie, yang hiya na ako, wala na akong mukhang maiharap sa kanila. Lahat sila ay pinagtatawanan nila ako. Naiiyak niyang sabi sa akin. Nalungkot ako para sa girlfriend ko. Kitang-kita ko yung sakit na nararamdaman niya dahil sa mga panghuhusgang ibinabato sa kanya. Kaya inalo ko na lamang siya at pinaramdam sa kanya na may karamay siya sa pagsubok na yon. Hindi lang naman ikaw ang nakakaranas niyan. Maski ako ay pinagtatawanan na rin ng mga tao dahil doon, ang sabi ko sa kanya. Nangangamba din ako sa iyo eh. Once na makarating sa management ng eskwelahan natin, ang tungkol sa mga videos ay makikick out ka. Tayong dalawa. Ayos lang sa akin kung ako lang ang matanggal pero ikaw, ayaw kong masirang kinabukasan mo.
Nakukonsensya ako. Kung hindi dahil sa kapabayaan ko ay hindi sana mangyayari ito. Ang wika pa niya sa akin. Huwag mo nang sisihin pa ang sarili mo. Problema natin ito kaya tayong dalawang haharap dito. Ariana, naniniwala ako na malulustan natin ang problemang ito. Kaya natin to, pampapalakas ng loob ko sa kanya. Papa Dudut, at yun nga, sa kabila ng mga problemang dumating sa amin ay nanatiling matatag ang relasyon namin. At kahit na marami ang chismis ang ibinabato sa amin ay hindi kami nagpa-apekto, at sa halip ay mas pinakita pa namin sa kanila na going stronger pa rin kami. Samantala, tulad ng inaasahan ay nakarating sa top management ng eskwelahan ang tungkol sa kumalat na video namin ni Ariana. At hindi sila nagdalawang isip na tanggalin kami, at kasabay din noon ang pagkawala ng scholarship ko. O Papa Dudut, nang lumo ako sa naging kinahinatnan. Buti na lamang at kasama ko si Ariana, kaya nanatiling matatag ako, Papa Dudut. Pero nang malaman ng ina ko na nakick out ako sa eskwelahan, hindi ka talaga nag-iisip. Tingnan mo, ano nang gagawin mo ngayon? Paano ka pa makakapag-aral niyan? Jo Marie, alam mo namang kailangan mong makapagtapos kasi naghihirap na ang buhay natin. Dugot pawis ang pinuhunan ko sa iyo para makapag-aral ka lang. Tapos sinayang mo pa yung scholarship na sana'y makakatulong sa iyo para makapagtapos ka? Ngayon sabihin mo sa akin, paano ka makakapag-aral ng walang scholarship? Sabihin mo sa akin. Galit na litanya sa akin ang aking ina. Ma, hindi pa naman po katapusan ng mundo para sa atin. Makakapag-aral pa ako. Mag-working student po ako. Ma, tutuparin ko pa rin yung pangako ko sa inyo na iahong kayo sa buhay natin sa hirap. Paliwanag ko naman sa kanya. Pero Jo Marie, sinayang mo yung pagkakataon na sa magandang eskwelahan ka na tapos gumawa ka pa ng kabalbalan. At saka hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Kalat na yung videos na pinagagawa ninyo ng magaling mong girlfriend. Pinagtatawa lang kayo nila lahat ng mga taong nakakakita sa inyo. Jo Marie, masakit sa akin na nakikitang niyuyurakan nilang pagkatao mo kasi anak kita. Dahil sa nangyari na wala ang dignidad mo. Jo Marie, saan ba ako nagkamali sa pagpapalaki sa iyo? Ang mga sinabi niyo ng aking ina ang nagpasakit talaga ng damdamin ko. Para ba kasing sising-sisi siya na ako pa ang naging anak niya. Ma, please, patawanan niyo sana ako. Hindi ko naman po kagustuhan ito. Paliwanag ko sa kanya. Hindi mangyayari yan sa iyo kung hindi ka laging mapusok. Kung sana nag-isip ka ng maraming beses bago mo gawin yan, yung bagay na yan. Sige, sabihin na nating nagmamahalan kayong dalawa ng babaeng yon, pero bakit binidyohan ninyo mga sarili ninyo na ginagawa ninyo ang isang bagay na dapat ay mag-asawa lang ang gumagawa? Tingnan mo nga nangyari. At saka gaano ka kasigurado na si Ariana talaga ang mapapangasawa mo? Panunubok na tanong sa akin ni Mama. Mahal na mahal ko po si Ariana, at alam ko pong ganun din siya sa akin. Kumbinsido po ako na siya ang babaeng nakatakda para sa akin. Pagtatanggol ko sa aking desisyon. Huwag kang papasigurado, Jo Marie. Maduming babae ang si Ariana, giit ng aking ina, na siya ko namang tinutulan. Nagkakamali kayo, Ma. E anong tawag mo sa kanya, malinis sa babae? Meron bang malinis sa babae na magpapakuha ng video na makikipagtalag siya sa boyfriend niya? At saka may nabalitaan pa ako sa babaeng yan, ha? Nasangkot na rin niya sa skandal bago ka dumating sa buhay niya. Balik niya sa akin. Opo Ma, totoo yun, pero nagbago na po si Ariana. Pagtatanggol ko po sa aking girlfriend. Hindi na magbabago ang ganong klase ng babae, sigaw niya sa akin. Ma, tama na po, saway ko. Gumising ka nga anak. Hindi ka bobo, alam ko yon, Jo Marie. Maruming babae ang girlfriend mo. Kung sino-sino na ang nagpasasa sa katawan niya. Nasaan na ang dignidad niyan? At saka kung sakaling maging asawa mong babaeng yan, sa palagay mo ba ay may pagmamalaki mo pa siya sa maraming tao kahit na umaalingasaw ang baho niya? Diin sa akin ni Mama. Ngunit pinaglaban ko pa rin sa huli ang pagmamahal ko sa aking girlfriend. Tanggap ko po si Ariana pati ang nakaraan niya. At taas noo ko po pa rin siyang ipagmamalaki sa maraming tao. Kasi mahal ko siya. Sabi ko pa noon sa aking ina. Pero nagmatigas siya. At sa halip ay sapilitan niya akong isinama pa uwi sa aming probinsya sa Albay. Sa huling pagkakataon ay nagpaalam ako noon kay Ariana sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang cellphone. At tulad ng aking inaasahan ay nagalit siya sa akin. Pero nangako naman ako sa kanya na babalikan ko siya.
Matapos ko lang ang gusot sa aking ina. At yun nga Papa Dudot, wala akong nagawa noon kundi ang sumama sa aking ina pabalik sa probinsya namin sa Albay. Hindi ko na nagawa pang magpaalam kay Ariana ng personal kasi bantay sarado ako ng aking ina. Kaya sa text na lamang ako nakapagpaalam. Papa Dudot, habang nasa bus ay iyak ako ng iyak dahil nawalay ako sa taong mahal ko. Galit ako sa sarili ko kasi hindi ko na naipaglaban ang girlfriend ko. Nang makarating ako ng Albay ay tiyempong nag-text sa akin si Ariana at gusto na niyang makipaghiwalay sa akin. Kaya raw niya nagawa yon kasi nakukutuban niyang hindi na ako babalik. Ayaw niyang umasa pa raw sa wala. Kaya kahit na masakit ay hinayaan ko na lamang si Ariana sa gusto niya. Papa Dudot, naghiwalay kami ng girlfriend ko habang bagsak na bagsak ang kalooban ko. Pakaramdam ko ay yun ang katapusan ng mundo ko. Simula noon ay pinabayaan ko na ang sarili ko. Walang nagawa noon ang ina ko at nagrebelde ako at sumali ako sa masamang barkada, pero sa huli, na-realize ko na ako rin pala ang talo. Dahil doon ay muli kong binangon ang sarili ko. Muli ako nag-aral at makalipas nga ang 2 pang taon ay nakapagtapos din ako. Pagkatapos noon ay muli kaming bumalik ng aking ina sa Maynila para doon manirahan at magtrabaho. At maswerte naman akong natanggap sa isang kasino bilang dealer. Papa Dudot, dahil sa malaki ang kita ko ay naiahon ko sa hirap ang ina ko. Samantala, kahit na maraming taon na ang lumipas, ay hindi na alis sa puso ko si Ariana, kung kaya't hinangad ko siyang hanapin. At hindi naman ako nahirapan dahil sa tulong ng Facebook ay madali ko siyang nahanap. Sorry kung iniwan kita. Sa totoo lang ay ayaw kong gawin yon, kaso si Mama. Sinubukan kong magpaliwanag kay Ariana noon. Ngunit sa huli ay nanatili lamang siyang galit sa akin. Wala kang paninindigan, Jomari. Hinayaan mong mawala ako para sundin lang ang gusto ng Mama mo. Akala ko ba ipagtatanggol mo ko? Nangako ka sa akin ipaglalaban mo ang pagmamahala natin. Pero ano, umasa lang ako sa wala. Alam mo ba, Jomari? Sobra akong nasaktan sa ginawa mong pag-iwan sa akin. Kung nasaktan ka, mas nasaktan ako. Ariana, kung alam mo lang kung gaano ako nasaktan at umiyak ng dahil sa iyo. Sa totoo lang ay hindi kita makalimutan. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Paliwanag ko sa kanya. Mahal? Kung mahal mo ko, hindi mo ko iiwanan ng ganun lang. Wika niya sa akin. Sana hindi mo na lang ako binalikan. Dagdag pa niya. Bumalik ako para itama lahat ng pagkakamali ko sa iyo. Ariana, handa akong bumawi sa iyo. Handa akong gawin ang lahat para patawarin mo lamang ako. Please Ariana, bumalik ka na sa akin. Mahal na mahal kita. Maniwala ka sa akin. Pangungumbinsi ko pa sa kanya. Sa puntong yon ay naiyak na si Ariana. Agad ko naman siyang inalo. Ikaw pa rin ang mundo ko hanggang ngayon. Alam mo ba, kaya ako nagsusumikap ngayon, kasi kapag dumating ang oras na magkita tayo, hindi na kita papakawalan pa. Tutuparin ko yung pangako ko sa iyo na pakakasalan kita kahit saang simbahan. Kaya ako nagsumikap para bigyan kita ng maganda at masayang buhay habang kasama ko. Sabi ko sa kanya bago ko siya hagkan. Talaga, Jomari? Tanong niya sa akin. Magsimula ulit tayo. Ibalik natin yung pagmamahala natin dati. Please, Ariana, alam kong hanggang ngayon ay mahal mo pa rin ako. Patunay dyan na suot mo pa rin ang singsing na regalo ko sa iyo noong 14th monthsary natin. Wika ko habang hinahawakan ko yung singsing na suot niyang ibinigay ko sa 14th monthsary namin. Oo, Jomari, tama ka. Mahal pa rin kita. Sinubukan kong kalimutan ka pero hindi ko talaga magawa. At hindi ko hinuhubad itong singsing na ito kasi naniniwala ako na babalik ka sa akin. Pagkatapos noon ay isang mainit na halik ang ibinigay namin sa isa't isa. Papa Dudot, pagkatapos noon ay iniwan na ni Ariana ang kanyang trabaho sa club at sumama na siya sa akin. Simula noon ay nag-live-in na kami at sa halip na magtrabaho ay tinulungan ko na lamang si Ariana na magnegosyo. Isang taon nga ang lumipas ay nagpakasal na rin kami. Natanggap na rin siya ni Mama and after 3 months ay nabuntis si Ariana. Siyempre, sobrang katuwa ang naramdaman namin at heto nga, pagkaraan ng ilang taon, 2 na ang anak namin ni Ariana at masaya na kami sa buhay namin sa ngayon.
Papa Dudot, heto lamang ang kwentong may babahagi namin sa inyo. Masaya na malungkot. Pero sa huli ang happy ending pa rin. Alam kong maraming aral ang nakapaloob dito. Pero ang isa sa mga aral na hindi ko makakalimutan ay faithfulness at ang guts para ipaglaban ang taong mahal mo. And no matter what happens, destiny will find its way para pagtagpuin ulit kayo. Hanggat maaari ay iwasan din ang mga bagay na maaaring makasira sa inyo tulad na lamang ng pagkuha ng video sa mga private na kaganapan sa inyong relasyon. Hanggang dito na lamang ang sulat ko. Muli ay maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. More power din sa bumubuo ng Papa Dudut YouTube channel. Lubos na nagpapasalamat, Jo Marie. Maraming salamat din, Jo Marie, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Kapag mahal mo talaga ang isang tao ay gagawa ka talaga ng paraan para magkasama kayong dalawa kahit pa napilit kayong pinaghihiwalay ng pagkakataon. Natutuwa kami dahil pinili mo pa rin si Ariana sa kabila ng nangyari at sa kabila ng kanyang nakaraan. Ganun naman talaga ang pag-ibig. Handa mong tanggapin ang kanyang flaws. Mamahalin mo siya maging sino man siya. Sana lahat ganito, mga ka-online. Dahil kapag tanggap mo ang iyong partner ay siguradong tatagal ang inyong pagmamahalan at pagsasama. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.